Today, we're gonna talk all about our Honda Orthia Civic Wagon. Let's go! This is a very, very special episode for me. This one is going to be our year-ender vlog. I chose this vlog kasi, to be honest, there's a lot of people that's been requesting a vlog for the Orthia, the Civic Wagon, ever since I started vlogging. This is going to be around my 58th vlog already, actually, to be honest. We came so far already na hindi na natin namalayan yung mga bagay-bagay. Kasi ito, parang hindi naman natin to in-expect. Hindi naman natin to pinlano. Everything's just like very, parang go with the flow lang every time. Tapos, imagine ninyo, nasa 50 plus vlog na tayo. And we're currently tapping around 11,000 subscribers here in YouTube. Parang akin, sobrang thankful lang talaga. I always tell you guys this one ever since I started vlogging. Lagi akong thankful kasi even though na, alam mo yun, hindi naman sobrang top quality vlog, hindi naman sobrang galing tayo magsalita, hindi naman tayo like wow lahat. Pero people keeps on supporting us ever since we started. It's heartwarming actually. It's very, very heartwarming. So, alam niyo yung feeling na ganun. Tapos ngayon, mag-year-ender tayo. I started this started this all media, like, so, automotive media way back around early this year. So, parang ngayon, nakakatuwa lang na nandito na tayo, ending the year with a bang, di ba? So, before anything else, before we vlog the car, before we start the Orthia vlog, I just want to thank each and every one of you, each and every subscriber, each and every viewers, sa totoo lang, sobrang thank you. If gusto mo mag-subscribe, okay lang. Kung ayaw mo, okay lang din. It's not, I mean, walang sapilitan to. Kasi, I want it to be genuine. When you follow me, when you subscribe on our YouTube channel, I want it to be genuine. Ayoko yung para, napilitan ka lang para isubscribe ako. Parang, nandito lang tayo is to promote the better automotive media, automotive, like, yung culture natin dito sa Philippines ng mga automotive. So, parang akin, nandito lang tayo for that purpose. So, we don't need to be really, to be very, very famous about it. So, nandito lang tayo para magparamdam. So, yun. Before anything else again, I just want to thank each and every one of you. Yung mga ito, yung iba, yung mga sponsors, yung mga friends, lahat yan. Ito, lagi, alam niyo yan kung bakit ang daming stickers ng Land Cruiser na to. Sa totoo lang, medyo madumi sa tignan kasi ang daming stickers. But I don't want to take it off kasi ito yung thank you car natin. We use this as a daily car. So everyone, there's a lot of people that sees these stickers on a daily basis. So ito yung thank you natin sa kanila. So, isa-isahin natin, Buff and Grime. Thank you very much, Buff and Grime, for detailing needs ng mga kotse natin. Yung Mia, takakalabas ng saan niya. Itong Orthia, binuff niya yan. So, malaking bagay yun. Lagi siyang nagdi-detail ng mga cars natin. And they are good with what they do. So, importante yun. Driver Limited, another automotive apparel driver yan. Pwede nyo i-check sa Instagram, drvr.ltd. Super good quality t-shirts and hoodies for our automotive industry. Audio Essentials, Ahia Bing, Ahia Kelly, sobrang thank you sa inyo for always taking care of our audio needs. So pag nagpapasounds kami, Audio Essentials lang, just check this one on Facebook. Sobrang solid yan. And of course, Bad Boys Agad, nandiyan si Carlo. Good friend natin yan. Ayan, para ganito,
ganito natin sa good friend. Hindi natin, I mean, ganyan natin sa good friend. Ganyang alaki yung sticker ko ng Bad Boys Agad. To support Bad Boys Agad, Carlo, in this industry. Yan, kasi hindi naman tayo nagpapataasan ng ihi dito with the vloggers, with other automotive vloggers. Ano tayo dito, suportahan. Kumbaga, kung mabait ka, walang problema, suportahan kita. Basta maayos trato mo sa akin, maayos trato ko sa'yo. Ganun lang naman tayo. Sila Justin, sila Buzz Hype, sila Real Ryan. Lahat yan, magkakaibigan ko yung mga yan. Pero syempre, respeto lagi. There's always that respect that you need to give para magkaroon ka rin ng para magkaroon din ng respeto sa yung ibang tao. So very very important 'yan. Lalo na dito sa industry natin, it's very important kasi it's a very very small community. This is a small reminder na this is a very small community. Our car community is very very small. So please, kung may nagagawa ka man mga bagay na hindi maayos, just be sorry about it. Tapos make a fresh start, 'di ba? Kasi lahat naman tayo nagkakamali. But kailangan maayos ka sa makitungo sa mga ibang tao. Huwag na huwag kang babangga ng mga taong hindi maayos. So always remember that. Ako, alam nila Justin 'yan, alam nila Ryan 'yan, and alam nila Carlo 'yan. Lagi kami magkausap, parang naging magkabarkada na kami. Pero hindi kami nagbabanggaan, even though in the same industry kami, pero never kami nagbabanggaan kasi we respect each other. That's very very important, the respect. So yun, another thing yun, for other vloggers out there, please do give us respect. We'll give you respect back. 'Di ba? Parang ganun lang, parang respetuhin mo, respetuhin kita. Simple lang. So, and Secret Fresh, of course, yan si Boss Big Boy. Dynamics, if you need coilovers, Dynamics is the key. So yan, Dynamics, solid. Even this one is on Dynamics. So yun, don't blame the kids, guys. You already know DBTK. So DBTK is in the industry for quite some time already. Panalo yan, yung mga shirts nila, panalong-panalo yung Aparas. Ang dami nang lang release, nakaka-addict na bumili. Ganong kalupit yan. So yun, Modi Parts, thank you very much for all the 4x4 needs ng Banawi. Body parts yan, chat nyo siya, walang problema. Toyota Story, it's like cute, bigay ni Boss Daron. And then OSMR, siya yung nagre-refurb ng mga wheels natin. Refurb niya yan. Lahat yan siya yung gumagawa. Pag gusto namin papintura etong Dean, walang ganitong kulay na Dean, pero nagawa natin. Kasi we want something unique. CE28 bronze, walang problema. J-Wing repolish, walang problema. That's OSMR. Check them out on Facebook. Tapos, of course, very very important, Totachi, thank you very much for all the oil needs. Andyan si Totachi, guys. Sobrang solid yan. Top grade oil sila, engine oils. So yun. And of course, Siloon. Guys, Siloon. Yan. Tignan nyo naman kung gaano kalupit ang Siloon. Ito, ginagamit ko to for daily. Walang problema, hindi maingay. Teramax MT, it's sobrang saya gamitin ng Siloon. No shit, kasi it's very very affordable. Yet, andyan yung quality. So thank you very much, Siloon. Ever since, Monay, bro, thank you very much. Good shirts, every release sold out. Panalong panalo, ever since yan. Buzz Hype, same goes with Buzz Hype. Yan yung mga tropa ko, same industry sila. Pero hindi naman sila nag-aaway, diba? Kasi yung mga yan may respeto sa isa't isa. Kami lahat may respeto sa isa't isa. And of course, Manila Street Chronicles is also here, the top leading advocate for talagang better car community here in the Philippines. Akin na, yan lang talaga tingin ko sa kanya. He has an advocacy para sa atin. And Banawe Boy is here, which is us. Thank you very much to all. JDMU is here always. Grupo Toyota is here. Yan yung mga grupo natin. Grupo Toyota, JDM Underground. These are families. Really good guys. So yan, importante yan. And of course, hindi natin makalimutan. Mamaya papakita ko sa inyo. Even our Orthia, yung baby natin, naka M-Track yan. Guys, M-Track battery is the top leading for me. Top leading yan dito sa Philippines. I'm no statistics yet, but for me, everyone, pag naririnig ko, anong baterya mo? M-Track, pare. Every car namin, M-Track yan. M-Track to, M-Track yan. So, yun.
guys, if you need battery, M-Track din yan. So, yun. Okay, we're done with the Thanksgiving. I gusto ko kasi talaga makapag-thank you sa lahat ng tumutulong sa atin sa industriyang to. But now, we'll start with a vlog for the Orthia. Maghanap lang tayo ng spot in Banaue. I want it in Banaue. So, see you guys. So, okay guys, this is the Driving with Banaue Boy segment. Let's start here kasi we'll be looking for a spot in Banaue that we can vlog this car. Kasi gusto ko, ayoko na muna ng ganitong background, yung office natin. Gusto ko muna yung background natin somewhere in Banaue. Kasi syempre, Banaue Boy tayo tapos lagi lang tayo sa office at vlog. So, I'll try to find a good parking spot. I have some in mind, pero hindi ko kasi sure kung okay doon or pwede doon. So, let's see. Puntahan natin. We're currently here in Del Monte. Itong coaching to parang bihira natin ilabas to actually. It's very, very seldom we use this car. Usually, we use this car for meets, for talagang mga ganun lang. We don't use it as a daily. We don't use it as a, for example, a Banaue car. Punta ka Banaue again. Hindi masyado. Talagang for meets siya. Same goes with the Corolla wagon. So yun. Pero ngayon, labas natin siya. Every time na labas natin to, actually, not bragging though. Parang people appreciate it. Parang daming nakakita, ang daming nagpipicture and all. Parang lagi sila nagtataka na, oh, iba na naman yung ibang kotse. Parang ganun. So, it's heartwarming that people accepts our build and love them, actually, na minamahal nila yung mga builds natin. And thankfully, di ba, parang hindi naman tayo nag-iayabang about it, pero thankfully, maayos yung mga builds natin. People like them, parang tayo, kasi syempre, ito taste naman natin, we didn't build it for them, but still, parang side note, it's a thank you tayo kasi kumbaga na-appreciate nila yung mga ginagawa natin, 'di ba? Ninyo actually, na-appreciate ninyo. So very very thankful ako to. Kasi yung mga ganyang bagay sobrang importante yung nagsusuportahan yung mga tao. Hindi kasi parang ako kasi once you parang nagkamali kang magpakilala sa akin na hindi maayos. Hindi ka maayos sa tao or may nagawa kang off for me. Promise, I mean, parang para sa akin, tatatak sa akin yun. Kasi ganun din ako. Parang, I don't want people to think bad about me. So, very, very cautious ako sa mga tao. Alam na mga kaibigan mo yan. So, very, very yan. Alam nyo, dapat sa buhay, akin yan lang naman yung mga principles eh. Parang sa buhay, never mess up your name. Hindi, kumbaga, importante yung pangalan natin. Hindi mo pwede i-taint yan for a very, very simple reason. Kumbaga, ang pangalan, ang reputasyon, pag nasira yan, ang hirap. Ang hirap baguhin. Kasi hanggang pagtanda mo niyan, kilala ka na ng tao as gano'n, diba? So ako, thankful ako na maayos yung mga ears ko, maayos yung mga nakakausap ko, diba? So yun, but our builds, dapat ano lang din, kumbaga, kung ano meron tayo, be happy with it, diba? Parang, marami tayong friends na tumutulong sa atin, thankful tayo dun, happy tayo dun. Diba? Parang ganun lang. Chill lang talaga. So ito, Banaue lang. Chill tripin. Yan. Pero currently, ang iniisip ko kay Lance eh. Dito kay Autobuff. Pero tatry ko pa magpalam. Pero nakakayan pa kasi. Kasi syempre shop siya. Nahiya akong kumalandra ng parking. Kasi body parts naman I wanted to vlog there. Pero nagre-renovate sila. So abangan nyo yan next year. Maganda na yung multi parts. Maganda pa yung multi parts. So yun. So parang pag nagpagawa ka sa nila, pwede ka na tumangay. Sarap kong ganun. Actually, very important yung mga ganung shops. Yung medyo may tambayan.
Kasi minsan isipin mo, papagawa ako, gusto kong pagawa, pero nakakatawad kasi walang tambayan dun eh, or diba? Para ikaw na tamarin ka na magtulong. So yun, very important to those shops that are here, that are trying to make a shop. Medyo, ano nyo rin siya, take consideration yung tambayan. Hindi mo kailangan na maganda, kailangan lang ng may aircon o may upuan, tapos wifi. Doon lang naman mga tao. Ako, pag nagpagawa ko. So yun. Guys, kamusta naman kayo? It's Christmas na, malapit na actually. I'm doing this vlog, so it's 23. It's December 23 right now. I'm doing this vlog. Actually, in just 2 days, it's Christmas. 2 days, it's Christmas already. But this is a vlog for the year ender. Para sa year ender natin to. I'll be uploading it next week. So yun. Pero guys, yun. Merry Christmas to all! And a very, very happy new year and prosperous one, please, to all of us. Kasi it's been tough. It's been a tough 2 years. Emotionally, financially, physically, it's very tough. So ngayon, parang sana makabawi man lang tayo sa 2022, di ba? Parang makapagpahinga, makapagwalwal, makapag... enjoy more, di ba? Kasi syempre, na suppressed na tayo for 2 years, guys. I mean, ako, to be honest, I'm 27 years old. Right? I'm 26 years old right now. Turning 27 next year. So, I'm thinking, parang medyo nasayang na yung taon ko, na 2 years. Because I cannot go out of the country, hindi tayo pwede masyado magwalwal. Kasi it's COVID. Very mindful tayo. So, yun. Parang ako, medyo, alam mo yun, nasasayangan na sa panahon. So, hopefully, very, very hopefully, next year, everything will settle down, be calm, be better, diba? Sana, sana, next year talaga, sana. And, alam mo yun, thankful tayo. Thankful pa rin tayo, even though na very, marami nangyari. And, those aren't like, good stuff. We're very thankful pa din na at least we get to experience what we have right now. Yun lang yun. Yun ang akin. Ito, iniisip ko dito sa gitnang ito eh. Kasi, yung spot na to, nasa gitna siya ng Banao eh. I want it to be in Banao. No, actually, pwede na to. Okay. Dito na lang tayo. So yun, wait. Let's go. So guys, we're here in the spot. It's very noisy, quite noisy actually. But this is a very, very busy street. So yan, going to Araneta yan, going to Banao. So there's a lot of people passing by here. But this is a very good spot actually. I like the spot. Kasi ang ganda nung pag-view nung street. Though we don't, hindi naman tayo na-obstruct sa street though. They can use the street freely, hindi naman tayo nakaharang. So, we'll do the vlog very, very quick. I'll try to do it very, very quick. But guys, there's a lot of stuff that I need you guys to see for this car. So, again, people already know that our car has been through fitments shop. So, naka-air suspension na yung ano natin, Orthia. I'll discuss later why we did it actually, but right now I'll let you guys appreciate the car first. So this is the car right now. Damn, grabe. Sobrang ganda na nung itsura ng Orthia natin. So it's very, very clean. Nothing extravagant, nothing fancy, but it's just purely clean. So here's our car right now. So let's go around. Yan. Diba? All throughout. So this is the front fascia, the wheels, the brakes, yes, fitment sticker, of course, Siloon sticker, yan, dynamics, of course, JDMU and Banao Boy, which is us, shorty flight, because we're the shorty. So yan, and of course, enjoy car life, by Buzzard. So yan, ikutan muna natin yung car. So a quick walk around. Quick walk around. So yeah. Okay.
So guys, this is a 1997 Honda Ortia. This is a Japan unit, Japan only unit. Hindi to actually pwede ipatawag dito. Hindi siya actually available sa ibang countries. So it's here para sa atin. Pero imported siya from Japan. It's been through, this is from Mindanao. So another thing yon, malaking bagay yon na galing siyang Mindanao kasi it's an original chassis na EL3, hindi siya yung mga EK. Then I'll give you a backstory about this car kasi very very special siya. So yun, sobrang ganda pa rin naman ng nagawa natin sa kanya. But currently, this is not the front for an EL chassis. This is a front of an SIR. This is the, we converted the front kasi yung body naman niya it's the same actually. But this one, yung harap natin, ginawa na natin siyang SIR front all throughout, the hood, the fender, the headlights, the grille, the bumpers, SIR na talaga siya yung harap niya. We bought it new, brand new yung headlight, brand new yung bumper, brand yung grille. Yan, so para ma-convert natin siya ng ganitong itsura. So yun. Kasi yung ano naman niya, yung chassis niya, it's the same. Except for the back part kasi wagon nga siya. But still, everything's the same at front. So malaking bagay yun. So ginawa, we decided to do it na SIR look kasi yung mga, meron tayong friends na Ortia sa Pampanga, sa here in Manila, pero they haven't done this yet. And nung sinimula natin gawin tong auto, yun talaga yung goal natin, to make it the SIR front para maiba, para maiba. Tapos the story of this color, everyone thinks it's a sunburst yellow, but it's not. It's a sunburst yellow on a darker shade kasi we want it to be, pag nakita mo sa harap ganyan ka, kuwari nasa likod mo nakita mo sa side mirror may SIR. Because we want the impression of when we pass by using this car, it's a wagon pala. Parang ganun. Pero kasi isipin mo, kala mo SIR kasi because of the color. Pero nung pag dumagpas na sa'yo, uy, wagon pala siya. So may ganung impression. So gusto namin yung ganung mga things. Kaya namin napag-decide itong color na to. But we chose this one or the red, a red one, a Formula red one. But we somehow sumugal kami dito sa kulay na to. Very 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 sugal to. Hindi namin to actually expected to pop out like this on a wagon chassis kasi ang mga wagon hindi ka pwede masyadong light color lagi kasi ang laki ng likod. It makes the car so big. It looks so big. So yan, currently we pulled it off. I think we pulled it off the color. So yun, ang daming tumulong para mabuo to, guys. By the way, quick shout out lang, JC Auto Electrical, HQ Restoration, JDM USDM Parts, kaila Boss Harold. Sobrang dami pa yung mga cheek light na yan, nabili natin yan from a good friends. Sobrang daming tumulong sa kotseng to. May mga nag-ambag, si Boffin Grimes, si John D, si Boss John D, yung mga si Ivan. Ang daming mga tao na tumulong para mabuo tong otong to kasi alam nila na this will be our treasure car. Ito tsaka yung Corolla, diba? So ito, all throughout, maayos na to. I'll give you an explanation for the outside first. So currently, we're on J-Wing. Nag-J-Wing muna tayo ngayon. Tapos dynamics na tayo na big brake kit. Actually, dapat hindi kami mag-big brake kit for this car. Pero kasi, yung binubuo na namin siya, yung rotor disc niya medyo pagod na. So sabi namin, upalitan na natin ang dynamics, nandyan na rin naman. So yun, nag-J-Wing tayo and dynamics na BBK. And of course, Siloam tires, nandyan yan lagi. Ayan. Tapos, ito, critical to. Sabi ko, gusto ko pagganahin to antenna na to. Kasi, I really love antennas of Civics kasi ang tataas. So, malaking bagay rin yan. So, for me, nanalo. And itong quarter glass, bagong dating lang kay Harold, kay Boss Harold, JTM USDM Parts. This one, pina-install natin kay Aguila Glass kasi syempre sila yung mga marunong sa ganyan. And very very delicate kasi salamin. So ito kasi, privacy to from here patalikod. Privacy to, ang hirap maghanap ng hindi privacy kasi kailangan hindi high-end para hindi privacy. And this car, our car, and our EL3, this is a all-wheel drive variant. So medyo top-end to. Ito, privacy pa. We're currently looking for one. Ang hirap maghanap nito na clear. But still, kaya natin yan. Mag-aantay lang tayo kay Boss Harold. So yan, clear na tayo lahat. Clear na.
And I think these are green glass, sa totoo lang. Pero hindi ako maselan sa mga ganyan, yung mga green glass. Kasi ang akin, importante lang, it's clear, it's good, the glass is good, so importante lang yun sa akin. So yun, very, 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 very simple outside. Yan, di ba? Tapos, oh, this one, pinagawa natin, pina 3D print natin tong wagon na emblem. It's a Civic wagon na ngayon, kasi dati it's an Ortia lang. So ngayon, we bought a Civic emblem and then nagpa 3D print tayo ng wagon na emblem para at least may personal touch tayo. Ayan. So thank you for Kang Spec for doing this one. Aris, thank you very much for that. Tapos, nagbebenta. So yun, ngayon naman, yung Banawe Boy naman na plate frame, yan, hindi natin binibenta yan. It's from Plate Frames PH. Thank you very much, Brian. So, yan, bigay niya sa atin yan. It's a gift. So, outside, bros, sa totoo lang, simple lang, wala na tayo masyadong pwedeng i-discuss. Kasi, this is the overall car. Oh, another thing. I'll try, sige, ganito, para hindi kayo malito. What does an Ortia look like? So ito yung Ortia natin. I'll try to put an Ortia here. Ito dapat itsura niyan. Pero yung atin ganito. Ito yung itsura niyan. So yan. Tapos yung back part natin, since it's a 97, we converted it to a 99.2. So modelo na tong likod natin, yung tail light, yung trunk, yung rear bumper, modelo na to. It's a 99 Ortia. Wala na yung 97 kasi ito eh. So iba yung mas yung itsura nung 97. Try ko rin lagay dito yung 97 look na back part. Ito yon. So yan, this is the look now. Kasi sabi namin may iwan yung trunk pag in-SIR natin yung front. Kailangan ganito rin yung trunk. Kaya natagalan to. Because of this part, ang hirap kunin nito kasi tinatapon lang sa Japan to. Kasi wala naman masyado naka-Ortia eh. Guess nyo? Ngayon, I'm pretty sure the price of the Ortia will shoot up kasi pwede na mag-import sa US. Ang US, ang dami nang nagbubuo. So, they like the looks of this car. Siyempre, kasi wagon. Tapos, yun yung importante. Unique kasi tong kotseng to. It's a only JDM, Japan only market na nabenta tong kotseng to. Walang ibang country na inalok tong kotseng to. Tong Ortia. So, yan. Thankfully, nakuha natin siya. Maganda yung story nito. Alam nung nabila natin na maganda yung story nito. I think this car is really meant for us. So yun, alam, yung mga nakikwentuhan ko na mga kung anong story at paano natin nakuha to. Very, very simple lang, pero para sa atin talaga. Okay, so ngayon, let's go to the interior. Interior part, it's very, very simple. Red interior ng Ortia. Ito kasi alam niyo naman 'yan, mga Civic boys, alam niyo 'yan. Red interior of Ortia. Naka 'yun yung atin. Tapos of course, naki-hypotech mat tayo na mating. Kasi syempre, gusto natin na malinis lang tignan. Nothing too extravagant. Tapos shout out tayo kay Hypotech Mat. You can message Jay Pumar for this kind of matting for your Civics. Tapos naka-Benetton tayo. Let's go in. Sa totoo lang, ang theme naman namin dito is all stock. We don't need some super rare goodies for the car. Pero since for example, this Benetton, we somehow collect this one. Nagtatago kami ng Benetton. So nilagay na namin siya. So Benetton steering wheel to match the color of the outside para at least medyo funky. Tapos yan. Kahit imagine nyo guys, kung ano yung stock, yun lang talaga. Hindi kasi namin kailangan ng mga switches na kompleto, ganyan. Hindi kasi ako ganun. Hindi rin ganun si Kuya. Parang hindi kami super JDM hardcore na kailangan all out na lahat. I mean, put your own taste. Magugustuhan ng tao yan basta personal character na tama lang, 'di ba? So nandiyan 'yan. And of course, ang lamig ng aircon, importante 'yan. Gauge is on stock Ortia. It's an automatic transmission, guys. Lagi na tinatanong nila kung manual or automatic. It's an automatic transmission. It's a B20. I'll let you guys see the engine later. So yan. Ito actually, I'm not sure if this is rare, sabi nila. Pero this one, yung handbrake na may chrome dito. Alam ko iba rin to. Actually, sobrang daming stuff ng Civic. So, hindi ko na rin alam kung ano yung rare. Hindi ko na rin alam kung ano dapat. Alam nyo yun. Tapos yung Pioneer natin, it looks 90s para at least era correct lang. Tapos even our cluster here, it's stock. Stock lang talaga. Ayan, stock to.
wala masyadong extravagant, sa totoo lang. Kasi wala eh, ganun talaga eh, ganun lang naman kami magbuo. Tapos yung ceiling niya, actually nakuha natin to, pinalinis lang natin kay Buff & Gym, ang linis pa rin yung ceiling. Ayan o, pati to, visor, ayan, Japan-Japan pa siya. These are the stock stuff na ano na mga nakuha natin. And ito, syempre kasi Orthia na sidings, so inayos ni JC to, Boss Leonard, thank you very much, and Kuya Nolly. So yan, inayos nila yung sidings natin. Tapos, dashboard, we got this from a local donor, kasi kumuha pa tayo ng isa pang donor para dito sa kotseng to, para mabuo, kasi we got the firewall, we got the nose frame for the SIR front, the interior, this dashboard, tapos yung mga iba pang kailangan na stuff. Kasi when you buy a converted car, kuwari Civic, better na bumili ka na ng buong donor, para at least pag ano pa ang kailangan mo, hugot na lang ng hugot doon. Ang hirap bumili ng isa-isa, yung tingi-tingi, ang mapapamahal ka and ma-hassle ka. So it's better to buy a donor, a whole donor car, then lipat mo na lang lahat ng gusto mong ilipat. Tapos kung may mga kulang pa, doon ka na bumili ng mga abobot. Just a quick reminder, advice lang. Tapos ito naman, rear view mirror natin, it's a spoon rear view mirror. And of course, thank you very much, Aya John, for this one. Bigay niya yan. And very, very, tiyatago natin yung mga yan. Kasi syempre, thank you yan. Thank you gifts natin yan. At the back, ito yung itsura niya. Dynamics, of course. And this one, pakita ko sa inyo to. Sobrang lupit na ito. Look at this. It's an original Japan book. This Orthia. Again, thank you very much, Boss Pio Chen, for this one. Ayan, no, kompleto yan. Ayan, no. Sa Japan. Kasi binigay niya sa atin to, kasi alam niya na naka-Orthia tayo. Very, very thankful tayo sa mga ganyang tao. Boss Pio, thank you very much for this one. Tinatago natin yan lagi sa loob ng kotse. And ito naman, remote ng air suspension natin. Fitment, gawa ni Fitment yan. Tapos here, it's very simple at the back. Ito lang naman. Maluwag, sakto lang. Tapos Hypotech mat din. Tapos ito pwede ibaba. Ayan. Armrest. Tapos ito actually na-fold din. So it's a good thing. Malaking bagay rin yun. So yun. Interior wise, it's pretty much an EK. Simple lang. Nothing too extravagant. Wala tayong masyadong rear parts inside. Pero it serves the purpose. You can sit at the back, you can sit in front comfortably, and yung mga gamit natin, nakakarga natin at the back. So malaking bagay yun. Simpleng bagay na mga kailangan lang natin. So yun. Tapos we'll go ahead and I'll let you guys see the trunk. Very interesting yung trunk ng Orthia. Kasi para siyang CRV. It has a switch here. Na when I push this one, tapos punta tayong trunk. Actually, nung isang araw ko lang din na-realize, wait lang, baba ko lang yung bintana. Kasi medyo praning ako na malakan. So ito, it goes up. It's like a CRV. Yan. So when you want to get something inside, you can just push the button, tapos ito lang yung bubukas. Hindi na kailangan bumukas ng buong trunk. So malaking bagay yan, kasi minsan, alam mo yun, gusto mo dito lang kunin. So it's a cute thing. Ganito yung itsura niya. Ayun o. Parang siyang CRV actually talaga. Ayan. So yung ibang Orthia actually doesn't have this one. Permanent fixed glass sila sa likod. Pero this one, it has a purpose na ganito. Tapos, lately ko lang naraman, pag nakabukas pala to, hindi mo mabubuksan yung trunk. So hindi mo siya ma-click dito. Dapat kailangan naka-close to. Tapos may rear wiper siya. It's functional. Nakuha rin natin yung switch. So ito, you can open this one up. Ayan. And of course, yan, may tunog cover tayo. Tapos dito natin kinakarga yung motocompo natin. So may mga uling lang, guys, kasi we'll be storing this car already. Tatago na ulit natin siya, kasi hindi na natin siya gagamitin. Papahingahin mo muna natin siya. Tapos the trunk space is very large kasi it's a wagon, so malaking bagay rin yan. And yung ditong part natin, it has a woodworks. Tapos andyan yung air suspension natin. We opted for that kind of air suspension, yung nakatago, kasi we use the trunk eh. Naglalagay tayo ng motocompo, ganyan. So sabi ko kay Kyle, kay Fitment, sabi ko, bro, tago mo yung tank kung kaya. And very, very
meticulously nagawa niya. Nakakatuwa actually. Sabi niya, bro, nagawa ko, tignan mo. Simple lang, 'di ba? So 'yan, nasa loob siya. Tapos simple lang. Tapos all the components are inside too. Ayan, oh. So, yep. 'Yan. So, trunk space, really simple and really nandiyan lahat. May speakers, tapos may tonneau cover. Kailangan yung tonneau cover kasi pag naglagay tayo ng stuff at the back, hindi tayo ma-hassle, baka manakawan, lalo na nag-clear glass tayo. So yan, you can close it up here. Simple lang, it's like a CRV talaga. Tapos we'll go to the hood. We'll go to the engine bay. Pop the hood. Wait lang. Ayan, pop the hood. Cut muna tayo. Bubuksan ko muna yung hood. Okay, we'll go ahead with the engine bay. Hindi malinis, guys. Hindi malinis kasi hindi ko masyado na-prepara yung kotse. But it's clean somehow. So, eto na yun. The engine bay is very, very stock looking. Sinabi natin yan kay Amo, kay Boss Leonard, kay Kuya Noli. Sabi natin, gawin natin stock lang yung itsura. Kasi stock lang naman talaga yung kotse, so we don't need to prove anything about the car. So yun, it's a stock B20B of an Orthia. It's for not from a CRV, it's an Orthia. Dito nakukuha yung mga B20B na same sa CRV. So malaking bagay na stock lang yan. Tapos it's an automatic transmission. And then we have a spoon strut bar. Itong spoon strut bar na yan, thank you Aya John for that, kasi kinabit natin yan kasi yan yung mga ambag para sa mga build natin. Tapos everything stock except for the dynamics rad cap, dynamics engine oil cap, and solenoid. So yan, ginawa lang natin siyang dynamics para of course all out dynamics tayo. Even the coilovers of course are dynamics. So yan, stock airbox, and of course as I've told you a while ago, M-Track battery yan, guys. Walang kaming problema sa M-Track. Natatambak yung auto, tapos hindi naman kami nadidiskarga. So malaking bagay talaga yung mga magagandang baterya. Tapos sobrang daming stuff na kailangan natin, na very very safety yan. Kasi syempre of course yung battery, hindi yan pwede bili lang ng kahit ano. So yan, everything stock. So talagang ano lang, mga sariling touches lang with the engine bay. Wala talaga. Usually kargado mga Honda, pero atin hindi kargado. Yabang lang karga natin. So yan, I'll let you guys see the air suspension naman of fitment. Ayan, pwede mo siya galawin sa app lang. So I'll try kung kaabot yung signal, pero ayan, goes up. The highest that it can go is this one, number 3. Up. Oh shit. Ayan, minsan nag-crash siya. Pero yan, you can put it up. May vlog din si fitment about this one. Pero yan, this is the rolling height. Ito yung rolling height niya na magandang stance. And let's go put it up again. Ito yung pinaka lower niya. The signal. Try it. Ayan yung pinaka lower niya. So this is the lowest that it can go. Is talagang fender to lip lang. Kasi yun na yung pinakakaya nung chassis niya. So it's on air suspension already. Check out Fitment's vlog if you want to check it, paano siya na air suspension. So yan, this is the Orthia, guys. It's basically it. That's it. So we'll park on another spot, and then I'll give you more details about the car. I'll make kwento. Let's go. So we're back in the office with the Orthia. So yan, dito na tayo magkwentuhan about the car. Kasi kanina medyo maraming tao, dumadaan, medyo maingay. Kwentuhan ko lang kayo about the car. Kasi this car is very very, what do you call this? Sentimental to us. Because the backstory of the car is very very good. We got this car, maraming nagtatanong. Came from Iligan, guys. It came from Mindanao. That's why it's K-plate. Kasi Mindanao entry siya. Tapos, yun nga, etong kotse to, dati pa, gusto na namin ni Ahyan, ng kuya ko, makabili nito. Pero, it's very unlikely to get a chance to buy one. Kasi, syempre,
ano to eh, parang hindi naman to yung common car. So thankfully nakakuha tayo. Tapos yan, binild natin siya. There's a backstory in my Facebook na kung paano namin siya binuo. First day pala na pag binili namin siya ng pikit mata, hindi namin siya, binayaran namin siya na hindi nakikita. And then it shipped out from Cagayan de Oro going here in Manila. That same day, it's January 2 or 3, way back of 2019 I think, or 2020, tapos yun. At that same day, pina-trailer na namin siya sa shop ni boss, ni Amo, talaga para matapos agad, masimula na agad. Tapos we bought a new donor car for the car, tapos yung mga other parts, syempre sinama yan. The good thing about this car is, dapat talaga yung pang-transport show siya. The supposedly, this car is going to attend that prestigious show. Unfortunately, hindi nagkaroon ng show nung 2020. So 2021 wala din. So 2021 nagkaroon, pero it's too late already kasi nakita na ng mga tao tong kotse. So we decided to reveal it with the public way back 2020 kasi nga parang wala naman ng show. Labas na natin kasi sayang naman. So there was a really good feedback about the car. Dami nagkagusto, dami natuwa sa build natin. Pero this car is really really nice kasi talaga meticulously built siya. Alam nyo ba, even the inside of the bumpers are painted. Tapos yung mga wheel well are talagang top coated. So talagang pang car show talaga siya dapat. Pero it's okay na hindi siya nasali kasi at least nakikita natin siya sa kalsada. Nakikita niyo siya sa kalsada with good spottings. Alam nyo yun. Nakatuwa lang kasi good feedback siya from the public. Kaya nasa car community natin. So yun, alam mo, may RFID siya. Nagagamit ko siya. Talagang hindi siya yung talagang garage. Nakatago lang sa garage. So yun, nakatuwa lang na yung mga tao na-appreciate din yung mga buo natin. And we are thankful. Again, we are very, very thankful. Me and my brother are thankful to the people that are supporting us with the car. Nakatuwa lang yung mga story na ganitong kotse. Kasi naawitan siya. Hindi natin siya binibenta. Pero naawitan siya na bibigyan siya ng offers. Pero hindi talaga eh, kasi it's very sentimental. Kasi yan yung partner natin with the Kuya's Corolla. Corolla wagon niya. Para at least pag lumalabas sa meets, partner sila. So yan talaga itsura niya. Nothing much, but it's simple. But it's there. Diba? Nakatuwa lang. So ngayon, i-hibernate na natin yung kotse. Tatago na ulit natin siya. Tawag dito, wala na masyadong, hindi na masyado lalabas ulit. There's not much na meat na. So tatago na ulit natin siya. Tapos siguro isip ulit tayo ng panibagong pasabog sa kanya. Since naka-air suspension na siya, thank you very much to Fitment, of course. Tapos ngayon, tago muna yung kotse. Ayan. Tago na natin siya sa secret spot niya. Appreciate lang muna natin, ha? So yun, guys, again, I am very very thankful to each and every one of you that are watching here, that are subscribing, that are supporting me, supporting us lahat. Thank you ako lagi sa inyo kasi hindi naman to magiging possible if weren't for you guys. Kasi tamad din naman ako sa mga ganito, but still I do this stuff for you guys and for the car community. Pampasaya lang, diba? Good vibes lang. So, thank you very, very much. We'll be ending the year 2021. We are hoping for a better, please Lord, better 2022 for all of us. A prosperous one. A better one talaga. So, see you on 2022, guys. And be safe. And be humble. Be simple. Pero dapat simple lang na nandito lang tayo sa car community. Nagpaparamdam tayo na simple lang tayo. Hindi tayo pwedeng umangat. Feeling umangat compared to other people. So, yan. Just a quick magulong reminder. So, yan. But again, thank you for watching. Thank you for subscribing. Please do give me a subscribe if you want. Please do follow my Instagram, Facebook, and TikTok. And I am very, very, very thankful to you, to all of you guys.
let's end this year with this car, our personal car, Orthia. Thank you very much for watching, guys. See you soon. Bye.